So, yung unang message natin, guys, we have a celebration, mga kapixie, let go and have some fun. Kailangan nyo to, guys, no? Paminsan-minsan, kailangan natin magsaya, mag-celebrate, okay? Celebrate your small wins, mga kapixie, para ma-motivate kayo. You simply deserve it, mga kapixie, especially kung masipag naman kayo, palagi kayong nag-e-effort, responsible kayo sa mga obligasyon nyo, sa pamilya nyo, sa inyong kabuhayan, mga kapixie, it's time to give yourself some break. Enjoy the little pleasures in life, mga kapixie, para magkaroon ka ng motivation and inspiration. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Messages from the Universe para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus ngayong August to September. Combination guys ng positive and negative energy. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapixie, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, yung unang message natin, guys, we have a celebration, mga kapixie, let go and have some fun. Kailangan nyo to, guys, no? Paminsan-minsan, kailangan natin magsaya, mag-celebrate, okay? Celebrate your small wins, mga kapixie, para ma-motivate kayo. You simply deserve it, mga kapixie, especially kung masipag naman kayo, palagi kayong nag-e-effort, responsible kayo sa mga obligasyon nyo, sa pamilya nyo, sa inyong kabuhayan, mga kapixie, it's time to give yourself some break. Enjoy the little pleasures in life, mga kapixie, para magkaroon ka ng motivation and inspiration para mas maging masipag ka pa. Okay? Alright, so give yourself a break, mga kapixie. Yung next message para sa inyo, illusion, embrace the truth, mga kapixie, no? Your 3D is a reflection of the truth that you accepted in your mind, okay? Ibig sabihin, pag sinabi kong 3D, guys, yun yung physical reality nyo. Yung physical reality nyo, yung nakikita nyo sa buhay nyo. What's happening, yung mga circumstances nyo, it's a reflection of your thoughts, no? Yung palagi nyong iniisip, mga kapixie. It's an illusion. It's changeable and malleable. Okay? Ibig sabihin, nangyayari yan ngayon because yan yung pattern of thoughts mo in the past. Okay? There's always delay pagdating sa 3D. Kung pangit yung nangyayari sa'yo, you don't have to worry because you can always change it. Ang kailangan mo lang gawin is palitan yung pattern of thoughts mo and mag-focus dun sa desire mo imbis na sa reklamo mo. Okay? So, again, ikaw lang yung may kakayahan yan because ikaw yung nakapag-control ng pattern of thoughts mo, ng iniisip mo. So, might as well mag-focus ng attention dun sa mga gusto mo imbis na dun sa mga reklamo nyo, mga kapixie. Okay? Alright. Archangel Raphael, another message para sa inyo, no? Tawag dito, bigyan ng attention yung inyong kalusugan, guys, no? Emotional, mental, physical, and even spiritual health, mga kapixie. Pagtuunan ng pansin, that's something that you shouldn't take for granted. Yung kalusugan, okay? Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundo, so might as well alagaan yung sariling kalusugan para naman humaba-haba yung ating term dito sa lupa, no? So, pag may mga nararamdaman kayo hindi maganda, guys, kumonsulta sa mga professional, sa mga manggagamot, sila yung mga tamang tao na may kakayahan para malaman ko ano yung mga dinadamdam nyo sa katawan. Huwag yung iti-take for granted yung kalusugan, guys, no? Importante yan. Okay? Alright. So, yung next message para sa inyo, guys.
cheer up, no? Live in the moment, magsaya, maging positibo. Being positive doesn't mean being happy always, okay? Yun kasi yung misconception ng tao. Paano ako magiging masaya kapag si ang lungkot-lungkot nga ng buhay ko, okay? Mahirap nga naman gawin yun, yung maging masaya ka pero yung circumstances mo is malungkot, di ba? Being positive means always finding hope, no? Always looking for brighter things na pwede mong ipagpasalamat, mga kapiksi, okay? It doesn't mean always being happy, always being cheerful. Syempre, di mo kayang maging masaya nga naman talaga kapag ka sobrang lungkot, sobrang dami mo ng problema. But being positive means, you know, giving hope to yourself na, okay, this too shall pass, lilipas din to, malalampasan ko rin to. Every day, in every way, my life is getting better and better. At least when you are in that state, nagiging positibo ka, di ba? Imbis na magreklamo, imbis na magpakalunod sa pagiging negatibo. Okay, and then unti-unti, if you're always looking for positive side things of life, magbabago din yung buhay mo. So, cheer up, mga kapiksi. Okay? Huwag masyadong seryoso sa buhay. Nakaka-wrinkles ang stress. Okay? Another message para sa inyo, self-reliance, guys. Don't be afraid to fly solo. Ito'y pagiging independent. Ito'y pag-encourage sa inyo na matuto kayong tumayo sa sarili nyong mga paa. Masarap maging independent, mga kapiksi, kasi walang nagdidikta sa'yo na ang gagawin nyo. And most of independent people, successful talaga sila because they know na yung success nila or failure nila is sa kanila lang nakadepende. Sila lang yung pwedeng sisihin kasi nga independent sila. Walang ibang taong kumikilos para sa kanila. So they really strive hard and work hard to better themselves, to better their lives. So masarap maging independent. Huwag kayong matakot na maging independent and tumayo sa sarili nyong mga paa, mga kapiksi. Yung next message sa inyo, guys, legends, learn from those who inspire you. So maganda magkaroon ng inspiration, mga kapiksi, role model, no? Hindi necessarily pwedeng mga artista, mga kilalang tao, pero pwede rin yung mga normal na tao like nanay mo, tatay mo, di ba? Yung kumbaga parang hero ang tingin mo sa kanila or role model, di ba? Para magabayan ka or maging inspirasyon mo sa magandang pamumuhay, di ba? So maraming pwede. So look up to your legends, mga kapiksi, those who inspire you, and yung mga best practices nila in life, no? Talaga namang isabuhay mo para umayos din or umige din yung buhay mo. Okay? So, yan ang mga messages para sa inyo, Aries. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Bubunit pa tayo ng additional message, guys, gamit naman itong deck na to. Habang sinashuffle natin, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating mga updated offers sa ating channel. So, una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gusto nyo maman umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general, mga kapiksi. Kung gusto nyong umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, para sa inyo ang course na yan. And magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course until August 31. So mag-avail na kayo, guys, habang may freebie. Sobrang ganda ng course na yan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me sa mga kapiksi. So for prices and discounts, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypiksitaro@gmail.com.
So, ito yung image ng card na nakuha nyo. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yung kamay niya, naka-ganon, naka-salo, no? So, receptivity ito, guys. Ibig sabihin ito, ready to receive, okay? So, pag ready to receive, ibig sabihin, maging handa ka sa pagtanggap ng mga blessings na ipagkakalob sa'yo ni Universe. So, we have gracious receptivity, mga kapiksi. If there was a manual for optimal human experience, one of the most potent points would be gratitude. Yan, yung sinasabi ko sa inyo palagi. It is the backbone of all spiritual practice. When we shift our perspective from what we are lacking, needing, and desiring, we temporarily replace the survival factor with the resonance for thriving. Giving and receptivity is a two-way flow. Each allows space for the other. Gratitude, self-love, and self-worth are interwoven with the capacity to receive. Together, they nourish your soul. Step into your heart space by listing all you are grateful for and notice how full you start to feel. From here, your gifting capacity can spiral upward. So, ito yung palagi kong sinasabi sa inyo, mga kapiksi, na when you complain, yan, kapag nagrareklamo kayo, yan yung number one block, no? Block, balakid sa mga blessings sa buhay. So, instead na magreklamo kayo dun sa mga lack, sa mga needs nyo, sa mga desires nyo, i-shift nyo siya into gratitude. So, when we say gratitude, pagpapasalamat, no? Appreciate all the blessings na natatamasa nyo araw-araw, even small things, even big things. The more you are grateful for sa mga bagay na meron ka, the more that the universe will give you more evidences of things to be grateful for. So, yung sinasabi dito na step into your heart space by listing all you are grateful for, ito yung tinatawag na gratitude journal, yung minimension ko sa inyo na kung meron kayong notebook or time, magsulat kayo sa gratitude journal nyo tuwing gabi. What are things you are grateful for today, no? Ano yung mga magagandang bagay na nangyari sa'yo today? Ano yung mga magagandang blessings na natanggap mo today? Ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo today? Do that every single day, mga kapiksi. And you are putting yourself in a gratitude state, in a receptive state wherein kapag ginawa mo yon, talagang mararamdaman mo na unti-unting pumapasok yung mga blessings sa buhay nyo. Especially dun sa mga kapiksi natin na medyo nag-i-struggle financially. Ito yung pinakamagandang gawin nyo. Kung nag-i-struggle kayo financially, kinakapos kayo, medyo salat-salat, ganyan, try nyo, magsimula kayo sa gratitude journal, mga kapiksi, and always be grateful for the blessings, no matter how big, no matter how small. And you will see how it unfolds in your life. Promise. Promise, mga kapiksi. Okay? So, subukan nyo. Walang magagawa. Walang mawawala sa inyo. Magsusulat lang kayo. And magsasabi lang kayo ng thank you. Anong mahirap doon, diba? So, yeah. So, this is how you put yourself in a receptive state, mga kapiksi. Para maging ready ka sa pagtanggap ng mga blessings ng Panginoon, always be grateful. Okay? Alright? So, yan ang mga messages para sa inyo, Aries. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating new moon kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.